So what's up mga people, ngayon ay nandito na naman tayo sa isang eksena puno ng kwentuhan, talakayan at higit sa lahat hindi mawawala ang kalokohan. Katuwaan lang walang pikunan, this is vlog number 9, ako po si Mervin Hermoso, your host for this video. So mga people, ang tatalakayan natin ngayon ay kung paano ba kumita ng pera gamit ang prutas na santol. Dahil alam natin na ang santol ay matamis at parang kumbaga ginagamit lang natin para yung buto. Pero nagkakamali kayo. Ang santol ay pwede ding maging ulam at yun ay tinatawag na inalamangang santol. At yun nga yun na pagkasunduan namin ng mga pinsan ko na gawin para ibenta sa ibang tao sa murang halaga, sa halagang 25 pesos ay makakabil ka ng isang balot na inalamangang santol. So guys, yun nga, magkita-kita na tayo sa lutuan para ipakita ko sa inyo yung pagluluto at yung pagpapackaging namin after maluto ng inalamangang santol. So guys, let's go! So mga people, ngayon nga ay nandito ako ngayon sa venue kung saan namin isinasagawa ang aming pagkakakitaan gaya ng nasabi ko kanina. So nandito nga yung mga ingredients na gagawin namin para sa pagluluto. Nandito yung gata. Siyempre, yung pinakang recipe namin, yung santol, niyad-yad na santol. Siyempre, hindi mawawala ang alamang. Hindi din mawawala ang sibuyas at bawang. At siyempre, hindi mawawala ang asin at ang gidi sa mix. At ngayon nga ay magluluto na kami at samahan nyo kami kung paano ba magluto at kung paano magkapera. Tara na! Palatid na dyan! Ano natin gagawin is igigisa muna natin yung sibuyas at bawang. So guys, naigisa na nga natin yung sibuyas at bawang at nailagay na nga natin ang alamang. Ngayon naman ilalagay na natin ang santol. Walang hiya. Parang kinatam na kahoy. So guys, tapos na nga yung pagluluto natin ng sinantol ang may alamang at ito, naka-repack na siya. Nilagay na namin siya sa plastic para nga ibenta na namin sa mga tao sa murang halaga. At kung makikita ninyo, meron siyang sili sa loob. At kasi depende siya sa bibili. Depende siya sa tao kung gusto niya ng may sili at kung gusto niya ng walang sili. At ayun nga, sisimulan na natin yung bentahan ngayon na. At kasi tamang-tama magtatanghalian yung mga tao ngayon. At so easy money to guys, tara na nga, simulan na natin yung bentahan, let's go. Yun nga guys, meron lang bumili ngayon ng isa, Buena Mano, si Ate Lot, at ito nga, bumili siya. Sabi ko sa inyo, easy money. Namuemersa na kami dito, namuemersa na kung sino mabibentahan sa mga kapitbahay namin dito. Kayo, sinanto lang may alamang. Kayo. Solid quality, wala ka nang hahanapin pang iba. Talagang Benjing ko lang, Tera Ali. Ayos yan. Ito na lang ako. Sinan to lang may alamang? Ito na lang ako sa pinir itong ano. Solid yan. Yan. Titigin muna pag di masarap. Tapos. Bayad muna bago tikim para sure mo. Dapat may practice kayo. Ay wala na. Ay kakaunti nga man yung naluto namin eh. Siyempre. Dapat may pretest. Sabi 20 lang. Pagdating din ni by 5 na. By 5. Ayun pala no kanila. Nakafocus siya sa pera. Sa pera tayo nakafocus guys, sa pera. Sa pera lang tayo magfo-focus, sa pera lang. Isinasabi ng fake news. Okay, thank you po. Maraming salamat po sa inyo, mga ka-people. Thank you po. So guys, ito nga. Naglalakad na kami papunta sa mga taong bebentahan namin at ito nga yung natitira pa sa amin. Meron pa mga natitira pero madami na din yung nawala sa paninda namin. At kung meron din kayong mga pagkakakitaan sa inyo, gawin nyo kasi sayang naman yung oportunidad, lalo wala pa naman din tayong ginagawa kayo. At sayang yung pwede natin kitain ngayong quarantine. At tara na nga, magbenta na nga tayo ng sinanto lang alamang. Let's G. Masarap po yan.
ay tinamaan na ng magaling. Makakalimutan ninyo ang pangalan ninyo. Ha? Bay Chico, ay sa tarbaho naman, sa pagyayadyad na lang ako na ano. Nampang vlog to, ikaw naman. Oh. Hi to our vlogs! Hello! Alamang bes, sa ito lang may alamang. Samahan. Dito, labas nyo. Dito po. Ngayon po kayo magsisisi sa sarap ng aming sinantulang alamang. Baka naman nangyayagan lang ito sa araw. Hindi po, bagong ano po yan, bagong hango, pinalamig-lamig ng konti para hindi ka nang masunog yung ating plastic. Ang sagana na yung mga lahat sa ating merkado. Nice one, pare. Po, sinatulong may alamang po. Tabigyan to, idadaan na tayo. Patay, patay. Okay, patay na po. Thank you po. Ayun po, kaya. Yun. Maraming salamat po. Sabi ko sa inyo, pag meron kayong pagkakita sa inyo, gawin nyo para may income din tayo. Income. Huwag kayong mag-atubiling gumawa ng paraan kung paano kayo kikita. Mahalaga, buhay ang bata. Pero, hindi, seryoso, talaga. Mas masarap yung may ginagawa kaysa nasa bahay ka lang. Kasi alam mo naman, income. Pera. Fine. Turuin. Thank you po. Ayun nga guys, at naka-uwi na kami ngayon ng mga pinsan ko galing sa pagbebenta na sinantulang may alamang. May natirang tatlong balot at di na din namin siya binenta kasi nga medyo masama yung panahon ngayon, umaambon-ambon. At sa hinahaba-haba nga ng aming paglalakad para makapagbenta ay kumita kami ng 460 pesos nang walang kahirap-hirap. Yun ang pinakamahirap na talaga is yung maglakad ka ng kainita na para lang kumita talaga ng pera. At wala din kaming ginagawa kasi yan, mas naisipan namin magbenta na lang ng santol. At hiningi nga namin yung santol sa aming lola kaya nga nagawa namin itong bagay na to. At naisip ko tong content na to na kung paano ba talaga, kung paano kikita gamit ang santol sa paraan na alam mong tatangkilikin ng mga taong. At ito ngayon guys, ito na ngayon natirang tatlong balot ng sinantulan. So guys, our vlog is done. Isang kwentuhan, talakay na tigit sa lahat. Hindi mawawala ang kalokohan, katuwaan lang, walang pikunan. Isang video na naman po natapos natin ngayong araw. Sana po ay mag-enjoy kayo. This is vlog number 9. See you on my next vlog. Ako po si Marvin Hermoso, your host for this video.